Sabrina's POV. Love, what is taking you so long? Iritableng sambit ni Ethan kaya napunta ang atensyon ko. Mabilis na nagsialis ang ibang empleyado na maglakad ito papalapit sa akin. Nang balingan ko ng tingin ang babaeng kaharap ko, mukha na itong papel sa sobrang pamumutla. Takot yan? Don't worry sis, hindi ko naman ugali ang mangchismis kaya huminga ka. Hindi kita susumbong kay Ethan, baka mahimatay ka at matuluyan ka. Dumapo ang kanyang tingin sa bewang ko nang pinulupot ni Ethan ang braso niya sa bewang ko. May panibago na naman kayong issue, bagong chismis, mainit-init pa. Dad is waiting outside. Sa mansyon daw muna kayo. Nalaman niya ang nangyari sa'yo? Aniya kaya napatingin ako sa kanya. Ang bilis naman ng balita. Sino namang nagpakalat ng balitang yon at nakaabot sa isang Manuel Lim? Lovebirds, bilisan ninyo. Nakabusangot na mukha ni Rico. Nasa magkabila ang bewang nito ang kamay at sa gitna ng entrance siya nakatayo kaya di makapasok ang ilang empleyado na nasa likuran niya. I can't wait to see kung anong parusa ang matatanggap ng second son dahil sa kababayaan niya sa kanyang pag-aari. He smiled playfully. Sister-in-law, bawal maawa ha? Saan niya ba? Nilingon ko si Ethan nang migpit ang kapit niya sa bewang ko. Nagtatanong ang mga matang tiningnan ko siya. Baka lumpuhin ako. Mahinang usal ni Ethan at nagsimulang humakbang papaalis. Si Kuya Kenneth muntik na yung mabaril ni Dad nang maabutan niya sa bukirin na may kargay tong bata. Wala kaming kaalam-alam na kaya pala hindi siya umuwi sa mansyon dahil kasama niya sa bukid si Jezebel. Sa tabi ko lang kayo ha? Aniya at ramdam ko ang panginig ng kamay ni Ethan. Kailangan ko na yata makausap si Jezebel. Na-curious ako sa love story nila ni Kenneth kung bakit hindi ang daddy ni Bella ang nakataluyan niya at kung bakit si Kenneth ang kasama niya doon sa bukirin na sinasabi ni Ethan. North Korea o disyerto? Tanong ni Rico na makalapit kami sa kanya. Pinapili mo ba ako sa dalawa? Wala man lang option? Puno ng sarkasmo ang boses sa sambit ni Ethan. Meron? Ano? Kasama mo anak mo at si Sabrina? Sagot niya kay Ethan at malakas na tumawa. Kung nasa pamamahay siguro sila may nakatuktok na ang baril kay Rico. Pinagtawanan ba naman ang natatakot na kuya niya? Nasa baba na raw si Jiro kasamang lolo niya. Kaya dumiretso na kami doon. Kahit na asiwa dahil pinagtitinginan kami, hindi ko magawang sawayan si Ethan. Nabitawan ako. Hinayaan ko ang kamay niyang nasa bewang ko. Hinayaan kong ibilandra niya ako sa mga tao at kung gaano kami kadikit sa isa't isa. Bumitaw lang siya na matanaw namin ang tumatalon sa tuwa na si Jiro. May hawak itong waffle at sinusubuan ng lolo nito at sa gilid niya may pushcart at puro ng mga pinamili nila na nakasupot na. Mukhang mapapababa ang sentensya mo kapatid, mapang-asar na sabi ni Rico. Magpasalamat ka sa anak mo or much better, regaluhan mo ng kapatid. Narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Ethan sa tabi ko at ang gulat sa mukha ng mga taong naroon ng sumalampak sa sahig si Rico. Sinabi ko ang likod ng kanyang tuhod kaya't nakaluhod siyang sumalampak sa sahig. Sinong dinadasalan mo? Kurot noong tanong ni Kenneth nakakarating lang na makita si Rico. Anong ipinagdarasal mo? Hindi ko akalain na na-survive kong 6 na araw na walang tulog. Akala ko mamamatay na ako sa kapabayaan ko sa sarili ko. Nakaidlip naman ako ng mga ilang minuto pero di na ako makatulog ulit kapag nagising ako. Palaging pumapasok sa isip ko ang umiiyak kong anak sa tuwing pipikit ako at yun ang ayoko dahil nadudurog ang puso ko. Nangihina ako lalo na't gusto ko siyang puntahan but I made a promise kaya tiniis ko yon kahit di magandang naidulot nun sa akin. Gayunman, may maganda namang naidulot yon sa anak ko. Ang isang linggo na wala siya sa akin. Tama nga si Ethan, kaya na ni Jiro na asikasuhin ang sarili niya. Hindi na niya kailangan tumawag para magpatulong siya sa gagawin niya. Nagahalo ang emosyong nararamdaman ko habang tinitingnan ng anak ko nang lagyan niya ng pagkain ang aking plato. Mula na makarating kami sa mansyon, todo alalay siya sa akin. Kahit pagpunta ko ng banyo, nakaalalay siya kahit sinabi kong kaya ko. Paglabas ko, nakanda na rin ang damit na pamalit ko at ngayon, pati sa pagkainan, nasikaso niya ako na dapat ako ang gagawa nun sa kanya. Ay mo talaga magpatingin sa doktor, iha? Mula na makaalis kami sa Milanic hanggang dito sa bahay, di ko na mabilang sa daliri ko kung ilang beses na akong tinanong ni Don Manuel kung gusto ko bang magpatingin sa doktor. Kanina gusto niya dadaan muna kami ng ospital bago umuwi.
Tumanggi ako dahil hindi naman na kailangan. Okay na ako. Ramdam ko pa rin nanghihina ako. Pero wala nang sakit ng ulo ko at ang pagkahilo. La, baka buntis ka. Diba ganun ang St. Thomas? Napaubo ko nang wala sa oras na sinabi ni Rico na dadarin lang. Sign na rin na huling gabi na ng buhay mo sa mundong ibabaw kapag nasalita ka pa. Marien na sabi ni Ethan kay Rico. Nag-peace sign naman siya at umupo sa bakanting upuan. Magkakaroon na ako ng kapatid? Namilog ang mata ni Jiro na umangat ng tingin sa akin. Baka sa mukha niya ang sayat ng excitement. Hindi anak, sa Tito Rico mo ang magkakaroon ng anak. Si Ethan ang sumagot sa kanya dahil natigilan pa rin ako sa emosyon na nakikita ko sa mukha ni Jiro. Oh, aniya na muling humarap sa hapag. So Tito, who's this lucky girl? Bella shrugged. Don't ask Tito Daddy because he has a lot of girls. I chuckled when she rolled her eyes. Paglaki mo, huwag kang gagaya kay Tito Daddy ha? Ayan, pati bata alam ang kalokohan mo. Sabi ni Kenneth sa kanya. Sinasama mo ba kasi habang ang bababae kayo eh. Tumigil nga kayo at nakikinig ang mga bata sa wine ng kanilang ama. Tumigil naman ang magkakapatid at pinagpatuloy ang pagkain. Tahimik lamang ako habang kumakain, nakikinig sa usapan nila na hindi ko naman maintindihan. Tungkol yon sa negosyo dahil nabanggit ni Don Manuel ang DZM Corporation. Tumatanda na ako, Rico. Kailan mo ba seryosohin ang trabaho na para sa'yo? Kalmado, bagaman puno ng otoridad na sambit ni Don Manuel. I trust you. Kaya nga sa'yo ko yung pinasa pero mukhang wala ka namang pakialam. Seryoso naman ako, Dad. May pakialam ako sa pinamana mo. Pero hindi mo matigil ang bisyo mo sa babae. Mariing sambit ng ama. Seryoso ka, may pakialam ka. Pero inuuna mong bisyo mo kaysa pagtuunan ng pansin ng kumpanya? Paano ka makapagtrabaho ng maayos kung pagdating mo sa opisina, inaanto ka? Ewan ko sa'yong bata ka, multuhin ka sana ng nanay mo. Namiss lang si mami eh, nanirmon pa sa akin. Pabalong na saad ni Rico. Di na siya sumagot sa ama at hinayaan na lang ito na pagsabihan siya. Pati si Kenneth at Ethan ay hindi nakisali sa usapan. Parang wala silang naririnig. They eat peacefully habang sinasabon ng kanilang ama ang bunsong kapatid. 2 weeks na lang before Christmas. Sana dito na lang kayo ni Jiro mag-celebrate. Pag-iba ni Don Manuel ng usapan. Tapos na kaming kumain dito at dito kaming lahat sa sala kung saan naglalaro ang mga bata. Malapit na palang Pasko na hindi ko man lang napansin. Ang dami kasi ng unexpected na nangyayari sa buhay ko, kati pati araw at petsa hindi ko na alam. Isama mo na rin ang nanay mo. Dito kayo mag-celebrate ng Christmas. Saad niya pa? Sige ho, sabihan ko si nanay. Sagot ko nang di ma-disappoint ang matanda. Ethan, iakit mo na si Sabrina na makapagpahinga na. Aniya kay Ethan. Huwag nang pumasok sa trabaho, iha. Magpagaling ka muna dito. Di na ako pumalag nang di ako pinayagan ni Don Manuel na pumasok sa trabaho. Dito raw muna ako magpabalik ng lakas dahil wala si nanay sa bahay. Walang mag-aasikasa sa akin. Yung nanay ko naging lakwatsyera simula nang dumating si Ethan sa buhay namin. Natutuwa naman ako dahil nagagawa siya ng mga bagay na dati hindi niya magawa dahil may nagbabantay. Pero habang tumatagal, parang hindi na nakakatuwa. Kasi hindi na umuwi sa bahay. San ka, mommy? Uuwi ba tayo? Tanong ni Jiro na makita ko na tumayo. Hindi tayo uuwi. Magpapahinga na si mommy? Si Ethan ang sumagot. Oh, I forgot. Mommy is sick pala. Aniya at muling hinarap si Junior at si Bella. Bukas ulit tayo maglaro. Samahan ko si mommy magpahinga. Sad niya at nag-goodnight kayo sa dalawa pati sa lolo niya at ang tito kay Jezebel. Nagpaalam ako sa kanila na umakit na. Nakahawak sa kamay ko si Jiro habang si Ethan nakapulupot sa bewang ko ang braso niya. Kulang na lang buhatin niya ako pakit ng kwarto niya. Si Jiro ang nagbukas ng pinto. Patakbo itong pumasok at lumundag sa kama. Inayos niyang unan at kumot na nandoon. Napangiti ako nung alalayan niyang ulo nang mahiga na ako sa kama. Kinumutan niya ako hanggang dibdib at inayos ang buhok ko. San ka pupunta? Tanong ni Ethan nang bumaba ito sa kama. Ikukuha ko ng pamuna si mommy, daddy. Sagot niya at lumabas ng kwarto. Inagawan ako ng trabaho ng anak mo. Nakanguso niyang sabi. Umupo siya sa gilid ng kama at kinapa ang noo ko. Mainit ka pa, matulog ka na. Malumanay niyang sabi. Nagitla si Ethan ang hawakan kong kamay niya. Di ko inalis ang titig sa kanyang mukha. Thank you, Ethan. Thank you so much. All I can say to him is, thank you.
sa lahat for choosing me back. Ang pagtanggap niya kay Jiro, ang pagkonsidera ng nararamdaman ko tungkol sa sitwasyon namin sa bata, ang pag-welcome sa bahay nila at sa pamilya niya, at sa pagmamahal, pag-aaruga na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin. Kapag gumaling ka, doon ko lang tatanggapin ang thank you mo. A little smile crossed to my lips. Asalin ko sana siya pero baka sana naman mapunta ang usap na namin. Bukas ang pinto, humahangos sa pumasok sa Jiro. Agad na tumango si Ethan at nilapitan ng anak na may bitbit na maliit na palanggana. Daddy, pwede ba ako maging si Tito Rico? Hinihingal na tanong niya. Napagtaas na ng boses at takutin si ate ni Nita at Nympha. Bakit naman? Pabalik na tanong ni Ethan at nilapag sa bedside table ang palangganang hawak. Dahan-dahang umakit si Jiro sa kama at umupo sa tabi ko. Nothing, I just want to. Yun ang hinding-hindi mo gagawin, sabi ko. Don't raise your voice, lalo na kapag matanda ang kausap mo. And don't use your power to scare people. Kausapin mo sila ng maayos at kung ayaw makinig, isigaw mo na lang ang pangalan ng Tito Rico mo. Tama na yung kwentuhan, patulugin mo na ang mommy mo. Ethan uttered. Tumabi ka na kay mommy, ako na mag-aalaga sa kanya. Inagawan mo ako ng responsibilidad. Inis na tinampal ko ang kamay ni Ethan. Nakipagkompetensya pa sa anak niya. Agad na nahiga ni Jiro na yumakap sa akin. Ginawa niyang unan ang braso ko. Marahan kong hinaplos ang kanyang ulo at humimig ng kanta, my favorite song. Saglit akong tumigil nang marinig ang mahinang pagkanta ni Ethan, sumasabay sa pagkanta ko. Alam mong kantang yon? Gulat na tanong ko. Di pa rin makapaniwala na kumakanta siya. Of course, favorite song ko yun eh. Nakangiting sagot ni Ethan at marahang dinampi ang basang bimpo sa pisngi ko. Ninakaw mo ang paborito kong kanta. Kapal mo. Eh yun naman ang kantang gusto ko ah. Eh kasi yun ang kanta na lagi kong nire-request sa'yo noon. Humaba ang uso ko na sinuman siya ng tingin. Oo na, tama siya. Yun ang kanta na palagi niyang nire-request sa akin noon noong pinagbubuntis ko sa Jiro. Yung kanta na yon ang palagi kong pinapatugtog. Sakto-sakto rin sa akin ang mensahe ng kanta. Binigay na sa akin ng Panginoon para makita kong totoong halaga ng buhay. Si Jiro ang naging dahilan para lalo akong tumatag sa hamon ng buhay. Matutulog na ako. Yun na lang ang sabi ko at pinikit ang mga mata. Mahina si Ethan na kumakanta sa tabi ko. Hindi ko alam kung ilang minuto nang lumipas bago ko nakatulog ng mahimbing. Pagkagising ko, mataas na ang sikat ng araw. Wala na si Jiro sa tabi ko. Gising ka na pala. Marina akong naparunok at pakinamdam ko. Nanuyo na ang lalamunan ko na makita ang hubad na katawan ni Ethan. Galing siya sa loob ng banyo at pagkatapos niya ng maligo, naka-urban short shot na kasampay sa kanyang balikat ang damit nito, kaya't nakabalandrang anim na pandesal. Nalagpatayo sa lalamunan ko. Inalalayan niya akong maupo. Nilagyan niya ng una ng likuran ko na makasandal ako doon ng maayos. Anong oras na? Gusto kong kutusan ang sarili ko nang mautal ako. Napahinga ako na maluwag nang magsuot siya ng damit. 11 AM na. Gulat na dinampot ko ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Muntik ko pa yun mabitawan ang pagbukas ko. Mukha naming tatlo na Jiro at Ethan ang naroon. Naka-photo collage yun. Kailan pa ako nag-wallpaper ng ganito? Di na kita ginising para mag-agahan na makabawi ka sa tulog mo? Ano niya? Nahihiyang nilapag ko ulit ang telepono nang ma-realize na kay Ethan pala iyon. Kumain ka na makainom ka na ng gamot, saad ni Ethan. Umayos ako ng upo nang ilapag niya ang food tray sa kama. Kumain ka ng sinigang? Tanong niya. Tumango ako at kinuhang kutsara para humigop ng sabaw. Nagustuhan ko ang lasa ng pork sinigang kaya mabilis na naubos ko ang sabaw sa mangkok na di ginagalaw ang ibang pagkain sa tray. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya na mapansin na nakatitig siya sa akin. Breakfast tapos na. Lunch hindi pa, sagot ni Ethan. Sabayan mo na ako. Kaya lang wala ng sabaw. Kukuha ko sa baba. Mabilis na sagot niya at malaki ang hakbang na lumabas ng silid. Wala pang 10 minuto nakabalik na si Ethan at bitbit ang umuusok pa na kaserola. Doon na lang tayo sa lapag kumain, sabi ko. Tumango siya. Nilapag niya ang kaserola sa center table, kinuha ang food tray. Nilipat to ng pagkain. Inalalayan niya akong bumaba ng kama hanggang sa paglakad na parabang isa kong baldado.
Para naman ako isang baldado dyan sa ginagawa mo eh. Himutok ko nang sandukan niya ako ng kanin. Gusto mo, subuan pa kita. Malambing na saad ni Ethan at tinapat pa sa akin ang kutsara na may lamang ulam. Sinamaan ko siya ng tingin. Paano ko gagaling kaagad kung pinapakulo mong dugo ko? Painom nga kung kumukulo na, paasar pa ni Ethan. Hinuli ko ang kamay niyang may hawak na kutsara at pinasubo na yon sa kanya. Nangiti naman ang gago at gumanga ulit. Inirapan ko siya at kumain ako ng akin. Kaya lang, mukhang nagalaw ang tornilyo ng utak ni Ethan at kinukulit ako. Ayokong tigilan hanggat hindi ko pa kakainin ang isasubo niya. Ang ending ang tagal naming natapos na kumain. Narigo ko pagkatapos, pinahiram ako ni Ethan ang pajama niya na mukhang saya kapag suot ko at damit dahil gininaw na ako pagkatapos kong maligo. Siya na rin nag-blower ng buhok ko hanggang sa matuyo ito. Pagkatapos, pinatulog ulit ako. 3 araw na ganon ang routine ko. Sa loob lang ako ng kwarto ni Ethan nagpapahinga. Hindi rin siya pumapasok sa milanik dahil binabantay niya ako at baka biglang bumalik ang lagnat ko. Tuwing umaga, hindi ko naabutan sa Jiro dahil tanghali na ako nagigising. Sa gabi ko lang siya nasisilayan kapag nagigising ako, pero tulog na naman siya. Mommy, ayos ka lang ba? Sumalubong ka agad sa akin na nag-aalala kong anak. Bakit ka bumaba? Tanong ni Ethan. Nag-aalala din. Masakit na ang likod ko sa buong maghapong nakahiga. Gusto ko naman makalanghap ng sariwang hangin. Sagot ko sa kanila. Maayos na ang pakiramdam ko. Bumalik na ulit ang lakas ko at naisipan kong bumaba at maglakad-lakad dito sa labas ng bahay dahil sumasakit ng likod ko sa buong maghapong nakahiga. Sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa rin mawala ang pag-aalala sa mukha ng mag-ama. Okay na ako, wala nang masakit sa akin. Pangumbinsi ko sa kanila. Kapagod kang kasama mag-shopping? Parang ubusin mo na lahat ng Christmas decor sa mall. Rinig kong reklamo ni Rico kahit napunta doon ang atensyon namin. Pasalamat ka't mas mahal kita kaysa kay kuya. Nako, isusumong kita sa kuya mo, saad ni Jezebel. Ay wow, pagkatapos mo kong pakinabangan, ganito igaganti mo sa akin? Ang sakit mo naman. Malakas na tumawa sa Janice na makita na bigo ang mukha ni Rico. Napa, si Ethan sa tabi ko at umiling. Nagugutom ka ba? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Nagmerienda ako kanina pagkababa ko. Dito ka na muna. Aniya at pinaupo ako sa couch. Magbihis lang kami. Di ko matiis na tingnan si Rico na pabalik-balik sa labas habang dinadala dito sa loob ang pinamili ni Jezebel. Tumayo ako at nilapitan siya para tulungan. Wala ka bang tiwala sa muscles ko? Pagmamayabang niya para magpresenta akong tumulong. Hayaan mo niyan siya, Sabrina, sambit ni Jezebel. Alam kong bored ka na. Inabot niya sa akin ang karton na naglalaman ng mga Christmas gift. Yan na lang pagkaabalahan mo. Namiss kang mag-asikaso ng Christmas decor. Ayaw kasi ako payagan ni Kenneth noon. Silang 3 ang gumagawa noon at nakaupo na lang sa isang tabi. Sitting pretty na lang ang bag ko. Sabihin mo ako kapag kailangan mo ng kasama, ha? Nakangiting saad ko. Naalala ko ang mga taong nagdaan tuwing sasapit ang araw ng Pasko. Parang patay ang puso ko na walang tuwa at galak na nararamdaman. Di ako sumasama kay nanay pag magsimbang gabi kasi naiinggit lang ako. Sa mga bata na buo ang pamilya na pupunta ng simbahan, lalo na nung kasama na namin sa Jiro, naiinggit ako. Sa mga bata, nasasaktan ako kapag may nakikita akong babae na buntis kasama ang asawa niya na magkahawa kamay na magsimbang gabi. Sa mag-asawang kahit mahirap lang sila, nakikita kong saya sa kanilang mukha. Dalawa lang kami ni nanay ang magkasama na sumasalubong sa araw ng Pasko at bagong taon noon bago dumating si Jiro sa amin. Dalawa lang kami nagsasalo sa maliit naming handa, kaya gano'n na lang ang tuwang nararamdaman ko nang personal akong imbitahan ni Don Manuel na dito salubungin sa bahay nila kasamang buong pamilya niya ang araw ng Pasko. Ito ang unang beses na alam kong ito rin ang pinaka-memorable na Paskong mararanasan ko dahil makakasama ng anak ko ang tatay niya sa Pasko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!